talaga. Hi, hello mga ka-G-lover. So, itong gagawin natin ngayon ay may sound siya. Napapakinggan nyo naman, pero wala siyang display. So, ayan. Wala siyang display. So, titingnan natin siya mamaya kung ba't wala siyang display. Kung saan nagka-problema. So, may sound lang siya. Yan, Toshiba brand nito. So, titingnan na natin. Ano pang inihintay natin? Let's get started. Hello mga ka-G-lovers. Kung bago kayo sa aking channel, so gusto nyong mapanood yung previous video ko, hindi nyo pa nakikita, search nyo lang yung Giovanni B, click nyo yung G-Love icon, tapos yan, makikita nyo ng video. Kung gusto nyo pang makita yung complete videos ko, so click nyo lang yung videos. Yan, click nyo lang yung videos, tapos makikita mo na yung lahat-lahat ng in-upload kong mga videos. So, may posibilidad pag mga ganyan sira mga ka-G-lover. So, ibibigay ko sa inyo yung tip. So, ito muna titingnan natin. So, ang problema, nakikita nyo wala siyang heater. So, hindi siya nag-heat, wala siyang ilaw. So, kadalasan yan, walang heater dito sa CRT socket, ay dito sa CRT board. So, feeding sa CRT socket, feeding sa vertical. So, once naman isira yung vertical mo, minsan totally blackout yan, mayroon sound. So, una natin chinek ay dito tayo nag-focus sa CRT board. So, titingnan natin yung voltahe ng CRT board natin. So, unahin natin yung heater na tinatawag natin. So, ito yung heater niya, line. Yung isa dyan, ground, tapos yung isa, yung pinaka-active ng heater. So, iti-test natin. So, nakalagay ko na sa ground yung isang test probe ko. So, kita nyo, wala siyang voltage. Dito sa may CRT socket pin, wala siyang voltage. So, wala siyang voltage. AC yan, setting ko ng multi-tester mga ka-G-lover. So, kita nyo, wala siyang voltage. Naka-AC tayo. Kasi AC ang supply ng heater. So, tapos ito yung ground niya. So, yan yung ground. So, suyurin lang natin. So, itest natin dito. So, yan yung pinaka-pin ng heater. So, meron siyang 2.2 volts. So, ibig sabihin, may cut yung line. So, titingnan natin siya. So, bakit dyan meron siyang 2.2 dito? Wala. So, noon natin gagawin, ay re-resolder natin at try natin gawaan ng paraan. Kung wala pa talaga siyang connection. So, dyan tayo magpo-focus mga ka-G-lovers. So, next natin ay ito, i-resolder ko siya. I-resolder ko siya muna. So, habang nag-resolder tayo, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell. So, bale, kahit ni-resolder ko na mga ka-G-lover, so, wala pa rin siyang voltage. So, hindi nyo lang nakikita yung multi-tester ko. So, next natin ay gagawan ko siya ng paraan. So, gagawa natin siya ng paraan. So, ito muna. Resolder ulit ako dito sa may pinaka-pin niya. So, tapos, ititest ko ulit. Kasi wala pa rin umabot. So, pasensya na kayo kung hindi kita yung multi-tester natin.
So walang sabitan kasi ako. Chinik ko yung connection niya. Umaabot naman. Bali yung sa ground niya umabot, tapos dito sa pinaka-active niya nagpuputol-putol siya. So re-resolder natin at gagawa natin to ng technique para makonect natin. So alam na alam nyo na yan. So resolder ko muna yung pinaka CRT socket pin natin. Dapat wala siyang nakaangat. So resolder ko siya. So naka-fast forward lang tayo mga ka-G-lovers. So nung tinest ko siya, paputol-putol pa rin. So ito na yung sinasabi ko sa inyo, gagawa natin ng paraan. So technique, so alam na alam nyo na to. So napakadali lang to. Pagputol, kailangan lang natin i-connect. So ito yung ginamit natin pang connect, yung wire na matibay kahit maliit. So supply natin yan sa heater. Yan. Wait lang, ayusin ko ng pagkasolda. Tapos papunta na natin ng heater pin dito sa may CRT socket. So ayan, saktuhin ko lang. Tapos titestingin natin kung may heater na siya at kung magka-display na siya. So kabit lang natin dito sa pinaka-active niya, yung may putol kanina, yung nawawala-wala. So lagay natin dyan. So diba napakadali lang, alam na alam nyo na yan. So bali okay na siya, naikabit na natin. So plug in ko. So ititest ko muna siya ng multi-tester kung meron na siyang supply. So pasensya na kayo, nasa baba yung multi-tester natin kasi wala akong masabitan. So sasabihin ko na lang, meron na siyang voltage, umabot na. So okay na siya, umabot na yung voltage natin kasi may wiring na to. So walang problema na. So papakita ko na lang yung heater niya sa inyo, papakita ko na lang. So bali ito na mga ka-G-lovers, nakikita nyo naman may heat na siya. So yan. So may heat na siya. Yan. Meron na siyang heater. So lagyan ko lang ng takip doon. Wait, kumukuha lang ako ng pantakip. So yan o, nakikita nyo yung pula. O, meron na siyang heat, heater niya. Umilaw na yung heater. So may posibilidad magkaka-display na to. So yan, kitang kita naman meron na siyang heater. So titestingin ko siya. Titingnan ko dun sa screen niya, malabo pa pero may display na siya. So dito naman tayo magpo-focus. Dahil malabo o blurred yung display, ito naman yung pagdidiskitahan natin, itong CRT socket. So dahil malabo yung display pero lumabas na yung display kasi may heater na. So tanggalin ko muna tong CRT socket nya. So pinas forward na natin mga ka-G-lovers. So kung bago kayo sa akin ng channel, please subscribe. So pahit na rin ang notification bell para updated kayo. So kung nagustuhan nyo yung video natin, please like o please share na din kung mapipede para may madami tayong matulungan. So thank you very much ha. Sana malike nyo naman kung nagustuhan nyo para lagi tayong gumawa ng mga video para ganahan lagi tayo. Joke lang. So ito, bubuksan ko na siya mga ka-G-lovers. So ayun na nga, kaya pala malabo dahil kinalawang na yung spark gap natin sa loob ng CRT socket, yung plate
ng spark gap natin. Yan. Yan, yung play. Yan. Kinalawang na siya, mga ka-G-lovers, kitang-kita naman. So, ang gagawin lang natin ito ay papalitan lang natin to. So, napakadali lang, no? So, bibigyan ko kayo ng tip. Kung matagal siya mag-on, pero matagal pala siya lumabas yung display, pero may sound siya, kadalasan yan dito sa CRT circuit pag nagka-corrosion yung spark gap natin o yung mga plate dyan sa loob ng CRT circuit. So, feeding yan, CRT circuit. So, pag blurred o malabo yung display nyo, feeding dito rin yan sa CRT circuit. So, katulad ngayon, malaba yung display natin. So, dito yan sa CRT circuit. So, kakuha naman kayo yung mga baguhan ng idea. Pero sa mga pro, alam na yan. So, isang tingin lang nila, alam na nila kung saan sila mag-aayos o saan sila magpo-focus. So, kabit lang natin to, 9 pin. So, 9 pin, big neck yung ano natin, yung CRT circuit. So, kabit ko lang. So, pagkatapos natin ikabit, resolder natin. Tapos, testingin natin, mga ka-G-lovers, kung luminaw na ba yung display. Kasi, nagka-display na nung naikabit na natin yung heater connection. Nagkaroon siya ng display, kaya lang malabo. So, hopefully, luminaw na siya. So, pagkabit natin ng bagong CRT circuit, mga ka-G-lovers. So, ayan, nire-resolder ko lang. So, yeah, malapit na. Ikabit ko ulit yung wire. Yan. Para sigurado tayo. Yan. Inilagay natin na jumper. Tapos, testingin na natin to. Kung magka-display na ba. So, kabit lang natin to. Balik lang natin sa tube. Wait lang, may kinukuha lang ako mga ka-G-lovers. So, lilinisan lang muna natin to para siguradong walang tawag yan, mga talsik-talsik ng soldering lead. Once na kasi may talsik-talsik ka dyan na soldering lead, baka mag-cause ng short yan. So, kailangan linisan natin para wala talagang talsik-talsik ng lead. So, dapat tingnan natin na maigi. So, wag basta tayo magpa-power on ng basta-basta. So, dapat na-check natin na maigi na walang talsik-talsik ng lead. So, kabit ko na to, yung isang wire natin. So, ayan, kinakabit lang natin to. Tapos, testingin natin pala. Katapos natin makabit to. So, pasensya na kayo kung medyo mahilig tayo mag-brush. So, yan, nilinisan ko na rin. Kahit malinis pa. Mahilig lang talaga ako mag-brush, mga ka-G-lovers. So, lagi tayo nagpo-brush. So, kabit na natin to. Tapos, testingin natin.
So, plug in ko lang, tapos punta tayo ng kabila. Wait lang mga ka-G-Lovers ha, pupunta lang tayo ng kabila. So ito na, kinuha ko na yung cellphone natin. So ito, plug in na natin. So wait lang tayo. So ayan na mga ka-G-Lovers. Lumabas na yung display at malinaw na siya, hindi na siya kaninang parang malabo, blurred. So okay na, thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa akin channel. So maraming maraming salamat mga ka-G-Lover. So thank you.